Ito na lang ang natitira sa airport ng Tacloban. Sira-sira yung terminal building kasi sa pagkakakwento, pumasok dito yung tubig mismo galing sa dagat, yung storm surge. Kasi ayan lang yung dagat eh. Kaya ito nangyari. Kumusta ko kayo? Mahirap makarecover. Mahirap. Matagal pa siguro ito. Wala kaming talagang, na. Bahay namin. Wala na. Kulang sa pagkain, ma'am. Kumusta ko kayo? Okay lang po. Pero ano, kailangan namin pagkain po. Ano nangyari sa bahay niyo? Hindi po ba ako manawagan? Oh, sige, sige ho. Sige ho. Anong gusto niyo? Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira, mga anak ko na wala na, pati asawa ko. Junil, mga anak mo wala na. Huwag ka na bumalik dito. Si Mama patay na. Ito yung mga kasama namin na inabutan ng bagyo rito. Kumusta kayo? Okay. Basta ligtas. Basta ligtas. Wala naman po na-injured. Oh, all accounted for. Ano nangyari dito sa service nyo? Tinamaan po ng puno. Dumiretso doon. Buti walang tinamaan sa inyo. Kasi pinag-aram-aram po namin. Paglabas niyo po ng airport dyan, ma'am. Wala na po ano dyan. Law and order. Gulo na po dyan. Umaandar? Opo, umaandar. Pwedeng paikot lang mabilis? Ito po yan! Lari ka po yan! Oh, kumusta ko kayo? Sawa ng Diyos, okay lang, pero ang mga tao sinagip ko dito, lahat tao dito. Sa inyo ho itong boarding house na to. Mabuti kayo na lang ho natitira ditong nakatayo na maayos eh. Yan nga, salamat sa Diyos. Ilan ho ang naisalba niyong tao dito, Tang? Mga 100, mayigit. Ah, talaga ho? Yung dagat, bigla lang, asawa ko nga doon sa kwarto, naglilinis pa. Nung umano na sa pintuan yung tubig, dumaan na, sabi ko, sige, lumabas ka. Kalalabas lang niya sa kwarto. Po, hanggang dito na ang tubig. Sa liig, kaya ano ito mga nakatira sa inyo ngayon, mga kapitbahay niyo? Dito. Yung mga wasakom. Gusto ko lang pong sabihin sa ipaalam sa pamilya ko na buhay po kaming lahat ng mga anak ko tsaka asawa ko kasi wala po kaming means of communication na malaman nila na buhay po kami. Buhay lahat yung mga pamilya niyo para makita nila. Buhay lahat. Ayan, ipakita namin yung mukha ninyo para makita ng mga kamag-anak nyo na okay kayo. Okay. Buhay lang kami lahat, yun lang. Kahit nawala lahat. Alika. Please, buhay kaming lahat. Nang, kumusta kayo? Ito na ho ang bahay nyo ngayon. Ito po yung bahay namin. Kasi ano nangyari sa bahay nyo? Andoon po sa looban eh. Wala na? Wala na po. So ito na lang po ang bahay nyo ngayon. Pwede po pong pasilip. Ano yung mga naisalba nyo? Wala po, wala pong damit. Ito mga ano lang to, mga relief good. May ano yung santo ninyo nyo na isalba nyo? Okay. Ito po yung isa o. Nagbali yung ito. Oo. Wala na po. Diyan na rin po kayo natutulog? Dito na rin po kayo natutulog. Ma'am, yung kailangan po namin gamot sa katubig. Hindi po kami nakakainom ng tubig. Sa school doon, may mga patay doon. Marami na nasa first floor. Oh, okay. Yun po ang request sa pa kay Jenelyn Montalban sa England. Jenelyn Montalban, Carter Wood Row. Okay kami lahat, buong pamilya, safe. Yung dalawang anak ko po, nakuha ko na po, para bangkay na po. Yung isang panganay ko, yung pinapanalangin ko lang na sana na makasurvive siya. So, ilan ba ang anak mo lahat? Bali, apat to yun. Yung tatlong babae, yun ang Yung isa missing, yung dalawa patayin. Yung isa? Yung lalaki po, nandito po ngayon. Buhay naman po, pati yung missis mo? Buhay naman po. Nandun po ako kasi ako po yung ng airport. Ako po yung chief nung sa security. Mga sugat dito sa tuhod. Malalim po yan sa paa. Hindi ko na po ininindaya kasi inaano ko po sana Ang nais ko lang po sana maiparating doon sa mga kapatid na misis ko sa Manila, sa Novaliches, kung saan man yung sa Paranaque. Wala ako nagawa. Yung tatlong anak ko,
hindi ko na hindi ko na survive. Nakatulong pa ako ng dalawang gwardiya po ng agency na naisalba ko po sa kasawiang palad. Yung Okay. Kinakaya ko, ma'am. Kaya ko, ma'am Jessica. Kaya naman. Ano lang. Yung ano pala. Huwag mo sisihin yung sarili mo kasi hindi ma... Hindi ko lang na ipinalabas ko lang yung ano nararamdaman ko. Inaalala ko yung dalawang anak ko po. Nagkakasakit na. Plano ko po ngayon, pupunta kami ng Manila. Magpapaabang lang sana ako dun sa airport. May signal naman po yata sa ano? Sa Manila? Ng mga cellphone. Okay. Text na lang po ako. Basta sana mayroong mabang sa amin dun sa airport na maiti. Abangan nyo kami doon. Huwag po kami mag-alala. Okay lang po kami lahat dito. Nila Ante, mga pinsang ko rito, mga kamag-anakan po namin. Diyan po sa may taga Punta Santa Ana po. Okay naman po kami lahat. Okay. Taga Punta Santa Ana po. Okay. Survivor ako, ma'am, sa 2 hours ako napalutang-lutang sa ano. 2 hours kayo nagpalutang-lutang? Yes, ma'am. Nasangit ako sa ano, sa isang 2-story building. Yan, naka-survive ako. Yung pamilya nyo, kumusta po? Naka-evacuate sila, ma'am. Sa anak ko, sa Manila, na huwag siya mag-alala. Kayo po. Nananawagan akong mga anak at Manila, si Buya Papa, namatay ang adungan eh. Ano pwede, pangalan ho? Purisima Tanyula. Yun ho yung namatay? Honorio Tanyula Jr. Nananawagan ako, mga anak, Manila, Cebu. Sige po, kaikaw. Nanawagan yung may mga kay Arlan Alminye sa Cadicite. Kasi anim na kasama namin ang namatay dito eh. Nalunod? Oo, nalunod. Sinong gusto mong tawagan ng tulong? Arlan Alminye, Cadicite. Negros Occidental. Pag napanood, harinawa, malaman nila. Agustin Mata. Okay, ikaw may tanong. Yes, hello, ma'am. Noy, pwede ka man kumadita kloba na di kami bangko sentral kan mama. Ma, Noy, patay na yung mano yung tatas ni Orstom. Pwede ka man kumadita Noy sumakay, libre man lo. Sige, kayo ha. Pinapanawagan ko sa Negros na yung kapatid ko na si Arlan Alminye. Nang kapatid namin dito na si Ninyo na matay at pati ng asawa ko si Jen. Anim na kasama namin lahat na matay. Ako, nanawagan ako sa taga Manila, Cebu na safe kami, kompleto kami. Buhay lahat. Buhay lahat. Tapos kailangan namin ng pagkain, tubig para makasave lang kami dito. Pero kailangan na namin dito. Wala na talagang Tacloban. As in, ghost town na talaga, o city, dead city na. Okay, ma'am, buhay naman lahat. Mananawagan na kami kung hinot na maarumbulig ba kanoy-noy, kung tulong, kung tubig, pagkaon, kay waray na nga shelter namon nga di nga makukuanan, relocation baka inaoran. Okay, salamat. Nanawagan po ako, ma'am. Mga kapatid ko doon sa Manila, Malabon, Kuya Suseng. Ahirap na. Kung mga oras kayo, pumunta kayo dito. Kumusta po pamilya nyo? Yung dalawang nga po ko at saka yung anak ko na talan eh, tumago doon sa airport. Buhay po. Wala, missing. Missing. Oo, si Ara Joy Sudario. Hindi, Ara Joy Sudario Aquino. Ate Jen. Tulong po. Kaya sa sing, ani, Romeo Sudario. Panawagan ako sa mga kamag-anak ko dun sa Maynila na parating ko lang sa kanila na buhayo kaming lahat dito sa Tacloban. Okay. Sige, buhay. Okay, salamat. Kay Jose Crisanto Villadulid po, okay naman po kami dito ng apat. Wala ko takot mga anak dito sa Manila nga, buhay ka kami rin ng balay. Lahat. Okay. Ma'am, nananawagan po kami sa Katarman. OTS, DOTC po. Kailangan po namin ng tulong nyo kasi wash out po lahat kami. Lahat po ng mga taga-OTS dito na nagtatrabaho sa airport, wala na talagang makain, ha? Okay. Sige po, buhay po kami. Yun po ang inuubo. Inuubo, saan kayo pupunta? Merong gamot dyan? Itong mga bata? Ito ako, mga anak ito. Tumatay na, nagsusuka. Buti na ligtas kayo lahat, okay ba? Sige, asawa niya. Wala ko asawa mo. Nawala yung asawa mo. Ilan ang anak mo? Upat ang ako. Upat ang iyong anak. Ito bunso. Bunso lang. Ilang buwan to? Wala itong bulan. Wala pa bulan. Parang itong airport na yun ang isa sa mga nagsisilbing command post, no?
yung mga taong wala nang malapitan para mahinga ng tulong, dito lahat nagpupunta kasi somehow alam nila dito dumadating yung relief goods eh. Dito sila nakakakuha ng tubig, konting pagkain, gamot, may makakausap. Yung mga gustong umalis dito sa Tacloban, alam nila may mga dumadating na military planes na pwede silang makisakay. Kasi talagang wala ho silang nakikitang immediate relief dito sa kalagayan po nila ngayon. Ito ang Tacloban na dinatnan namin. Para kang nasa isang masamang panaginip na hindi mo malaman kung meron pa bang buo sa syudad na ito. Lahat warak at parang buong syudad yata ganito ang itsura. Wala halos nakatayong buong bahay. Ang daming mga patay kahit sa kalsada. Yung mga tao kahit saan ka pumunta, isa lang ang hinihiling, tulong. Kasi wala, walang tubig, wala silang makain, ganito pa yung panahon, wala silang form of communication. Ganun na po kadesperado ngayon ang sitwasyon dito sa Tacloban. Kailangan po na makababayan natin dito ng tulong at agaran na maihatid sana ito sa kanila.